po ang salita ng Diyos sa Psalms chapter 8 verse 1 to 9. O Lord, our Lord, how excellent is thy name in all the earth, who has set thy glory above the heavens. Out of the mouth of babes and sucklings hast thou ordained strength because of thine enemies, that thou mightest steal the enemy and the avenger. When I consider thy heavens, the word of thy fingers, the moon and the stars which thou hast ordained, what is man that thou art mindful of him, and the son of man that thou visitest him? For thou hast made him a little lower than the angels, and hast crowned him with glory and honor. Thou madest him to have dominion over the works of thy hands. Thou hast put all things under his feet, all sheep and oxen, yea, and the best of the field, the fowl of the ear, and the face of the sea, and whatsoever passeth through the paths of the seas. O Lord, our Lord, how excellent is thy name in all the earth. Pagpalain nawa tayo sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, ang banal na mga pangyarihan sa lahat, patawarin po ninyo kami sa amin na nagawang kasalanan at aming mga pagkukulang upang sa aming pagsamba sa Espiritu at katotohanan, maging katanggap-tanggap at maging karapat-dapat kami sa inyong pananaharapan. Kami po ay nagpupuri at napapasalamat sa inyong protection, provision, guidance at kalakasan physically, hadikit sa lahat, kalakasan spiritually na patuloy ninyo ipinagkaloob sa amin. At kami ay nakapaglilingkod na malakas at malaya. Great and give knowledge and wisdom sa lahat namin gagawin at responsibilidad, lalo higit pagdating sa gawain na ipinagkakatiwala mo sa amin. Dalangin namin, Lord, na lalo pa ninyo kami hubugin pagdating sa inyong banal na salita. At aming dalangin na inyong mensahero sa gabi ito. Gamitin ninyo siya mightily bilang daluyan ng inyong pagpapala at mabusog ang aming spiritual na buhay ng inyong banal na salita. At patuloy mo kaming gabayan at patnubayan dahil ang lahat na ito. Aming dalangin na kasama ang banal na Espiritu na may pasasalamat sa matamis na pangalan na ang Panginoon na tagapagligtas na si Jesucristo. Amen.
Magandang gabi po sa lahat. Nandito naman po tayo ngayon sa ating online prayer meeting. But before we start, let us first pray. Lord God, Heavenly Father, thank you so much that we can have this time where we can study about your word and we can also pray. We can go down at the feet of your throne and ask for cleansing of our heart and our minds. And as we study tonight, Lord, about knowing you more and growing in the grace of God, may you grant us the wisdom, Panginoon. Bigyan ninyo ng karunungan ang inyong abang lingkod at maging ang aming mga manunood online. And Lord, as we prepare tonight, hold our hearts and mind that we can give honor and glory to your name. In Jesus' name, we pray. Amen. So, ngayong gabi po, ang pag-uusapan natin is about knowing the Lord by growing in His grace. Ang ating pong series na ito ay natalakay na ng iba nating mga speakers ng mga nakaraan na mga Thursdays. And so, we need to know the Lord in order for us to worship the Lord. And we need to grow in the grace of God para alam natin kung paano natin sabay ng ating Diyos. Ang sabi sa 2 Peter 3:18, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Kailangan hindi lamang na intellectual na alam natin ang Panginoon at kilala natin siya intellectually, but we also to know Him personally. Dapat meron tayong personal connection sa Panginoon. Ang sabi dito, to Him be glory both now and forever. Amen. Why do we need to grow in grace? Why do we need to have the knowledge of our Lord? In order to glorify the Lord Jesus Christ. Para alam po natin kung paano i-glorify yung ating Panginoon. Now, the objective of our study is, number one, the believers should desire to know God more so that they can worship Him more. Hindi po dapat tayo makontento na, yes, we know Him, that He is the Creator of heaven and earth. We know that God is a triune God, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. But also, we need to understand the person of our God. We need to understand kung paano ba mag-isip ang ating Diyos, ano ba ang kanyang mga saluoben para sa atin. And number two, by knowing God more, we can understand our specific purpose for His glory. May specific purpose po ang Panginoon bawat isa sa atin pagkatapos na tayo ay iligtas. Of course, una muna ay gusto ng Panginoon, ang desire niya is that everybody should get saved. Pero nasa tao po yung desisyon. Sabi niya sa 2 Peter 3:9 that He is not willing that any should perish but that all should come to repentance. One cannot worship the God he does not obey. Hindi po pwedeng sambahin ng isang tao ang Diyos na hindi naman niya kayang sundin. Example nito si Pharaoh. When Moses encountered Pharaoh and he told Pharaoh na kailangan nila umalis para sila ay magsamba doon sa desert, in Exodus chapter 5 verse 2, and Pharaoh said, "Who is the Lord that I should obey His voice to let Israel go?" Unang-una, hindi niya kilala ang Diyos. Ayaw niyang kilalanin because Pharaoh himself identifies himself as being a deity. Gusto kasi ni Pharaoh siya yung sambahin na Diyos. And in fact, in Egypt, he was really deified bilang isang Diyos. And dito tinatanong niya, sino ba ang Diyos na yan? Sino ba siya? Bakit kailangan ko siyang sundin? That I know not the Lord, whither will I let Israel go? Sabi niya, hindi ko kilala ang Diyos na yan, at hindi ko rin siya susundin, at hindi ko pakakawalan yung mga Israelites. So Pharaoh willfully does not want to know God because he wants to be the God instead. He wanted to be worshipped. So, isa pa, one cannot worship the God he does not know. Kung hindi mo kilala ang Diyos, paano mo siya sasambahin? John 4:22. Dito may kausap si Jesus, isang Samaritan woman. Now, this Samaritan woman, they worship in their own way. Ang mga Samaritans, alam naman natin na they are not given a respect ng mga Hudyo, ng mga Jewish people. It's because they are being looked at being a lower type of citizen. Second class citizens, kumbaga.
So they were even labeled as dogs. So sabi dito sa John 4:22, kausap ni Jesus ang Samaritan woman. Sabi ng babae, "Yeah, we worship God in this place and you worship your God in your own." Pero sabi ni Jesus Christ sa kanya sa John 4:22, "Ye worship ye know not what." Sabi niya, sinasamba mo ang hindi mo alam. "We know what we worship," sabi ni Jesus. Alam namin kung sino yung sinasamba. For salvation is of the Jews. Ang salvation po ay na-reveal sa mga Hudyo noon. They were supposed to be the missionary of the world, pero they failed. They rejected the Lord Jesus Christ as their Messiah. They are waiting for another Messiah na yun po yung masusumpungan nila later on, which is Antichrist. Si Jesus na yun po yung katuparan ng Old Testament, they don't want to receive that. They said, "This is not our God. Our God who was born in a manger and who was crucified and died, we cannot accept that kind of God." So, sila po mismo ay umayaw sa Panginoong Jesus kahit na nandun na sa kasulatan. But Jesus here revealed to the Samaritan woman, and later on, she believed, and later on, she got saved. Dahil itong Samaritan woman ay naniwala siya sa Panginoong Jesus. And now, the God that she does not know, now she knows, and now she is ready to worship the God. Dahil alam na niya, mahirap naman sambahin. And it's sad to say that most Filipinos, they worship the God that they don't know. They're just following the traditions of man, they're just following the traditions of their religion, but in reality, they don't know what they worship. Ignorance abounds in our country. Mga tao, kahit ano na lang, pwede na lang paniwalaan. If somebody says that he is God, he is Jesus in the flesh, they will believe that. We have that example in Surigao, si Senior Aguila. We have that another one, Kibuloy, who also claims to be God, the Son of God. A lot of false teachers, a lot of false Christ or Antichrist are claiming what they are not in reality. So, kailangan po talaga na alam natin kung sino at ano yung sinasamba natin. And then next, one cannot worship the Lord out of ignorance. Pag hindi mo kilala ang Panginoon, hindi mo siya kinilala, you don't dig deeper so that you would know how to worship Him, you will end up worshiping an unknown God, just like the people in Mars Hill. In Acts chapter 17, verse 23, Apostle Paul here, he encountered some people and they were so superstitious, lahat ng Diyos, ginawa nila ng altar. And just not to miss any gods, kasi marami silang Diyos na sinasamba, every time na may makonquer yung mga Greeks noon, they would worship their gods so that hindi sila ma-punish. Kasi they know that every culture have their own God. And to avoid the anger of those gods that they believe, that those people worship, they worship everybody, multiple gods, polytheist. Sabi dito sa Acts 17:23, "For as I passed by and beheld your devotions, I found an altar with this inscription, to the unknown God, whom therefore ye ignorantly worship, him declare I unto you." So kung hindi mo po kinilala ang Diyos na sinasamba mo, you will worship him out of ignorance, the unknown God. Sabi niya po sa Paul, "Now I will reveal Him to you. This is the true God that you miss." Ito pa yung Diyos na hindi nyo sinasamba at hindi nyo ginawa ng altar na tama. Ito pa yung Diyos na hindi nyo kilala. Ngayon, ipapakilala ko sa inyo. So, salamat na lang at napunta si Apostle Paul doon. He went there and explained to the Greeks, "Hey guys, ito yung Diyos na hindi nyo kilala. Ito yung Diyos na sinasamba nyo out of ignorance. The rest of the gods that you worship there, that you made an altar, those are not real gods." So, one cannot worship the Lord out of ignorance. Kailangan po alam natin kung sino at paano natin sambayin ang Diyos na kinikilala natin. And then next, one cannot worship the Lord and persecute His children. If you really are a Christian, if you're really a child of God, you ought to love the brothers and sisters in Christ, not to persecute them. Ito yung nangyari kay Apostle Paul noon. Apostle Paul really believed he was serving the true God of Israel. And by doing that,
He was persecuting the Christians, the early believers, the followers of Christ. And then dito sa Acts 26:15, na-reveal ng Diyos sa kanya, si Jesus Christ mismo kumausap sa kanya in the road of Damascus. He revealed. So alam natin yung story, merong malakas na liwanag, merong boses, nahulog siya sa kanyang kabayo, and then God was speaking to him. And then he said finally in Acts 26 verse 15, "And I said, Who art thou, Lord? And he said, I am Jesus, whom thou persecutest." You know what? Kung isa kang Christian at pinipersecute ka, they don't really persecute you personally, they persecute the Lord Jesus Christ. You need to remember that. Pag merong nagpe-persecute sa iyo bilang believers, you are not only persecuted, but they persecute Jesus Christ personally. Kaya, ganun na lamang ang paggulat, pagkabigla ni Apostle Paul. He was Saul back then. He was an unbeliever. And he realized during those days na siya ay nabulag. And then he finally thought very hard. He was serving the wrong God in a wrong way. Yes, he believes in the God of the Jews, the God of Israel, but the Lord Jesus Christ who was crucified, hindi niya alam na yun pala ang Diyos. And now na-reveal sa kanya. And finally, he said, "Now I'm going to serve this God. I'm going to serve Jesus Christ. I'm willing to die for Him. I'm willing to sacrifice my life for Him. Because now I know that He is indeed the real God." So mga kaibigan, mga kapatid, si Apostle Paul, tinigil niya ang kanyang pag-persecute sa mga totoong anak ng Diyos dahil nalaman na niya ngayon that he was on the wrong side. He was serving the wrong group, yung mga Pharisee. And until this day, the majority of Israelites, they don't believe the Lord Jesus Christ. They don't view him as their savior. They view him as a teacher, just like the Muslims, they view Jesus Christ as one of their prophets, one of their teacher, but not as a savior, not as a God, because they don't know him. So a believer should know the Lord in order to grow more for his glory. Knowing God more can be done through, first of all, Sunday school, then Bible study, personal devotion, then preaching. Itong Sunday school po, mga kaibigan, kailangan po ito. That's why we start with the kids. Kailangan habang sila'y bata pa, dalhin na sa church. You don't want to miss Sunday school because you don't know everything. Kahit nga pastor umaattend ng Sunday school kasi kailangan ng pastor ng karunungan espiritual. Kailangan ng pastor mag-aral pa. Let's say if you are a Sunday school teacher, you are being fed first before you feed others. You cannot feed others kung hindi mo muna pinakain yung sarili mo. Di ba? Kaya sa mga nanay, kung meron kang binibreastfeed na sanggol, how can you feed your child if you do not eat well? Ikaw muna yung kakain bago mo pakain yung anak mo. So dito po sa Sunday school, natututunan natin yung mga lessons patungkol sa doctrines, patungkol sa mga spiritual values na galing sa Biblia. Through Sunday school, we can know more about our Lord, the God that we worship. Sunday school is very vital, it's very essential, it's very important. So, I'm telling those who are not attending Sunday school, you're going to miss a whole lot more. Hindi mo alam ang maraming bagay dahil sa Sunday school po tinuturo ang maraming bagay patungkol sa ating Panginoon. You need Sunday school. You bring your kids to Sunday school. Don't send them, bring them. In other words, kasama ka doon. You go to your own department, sa adults, or sa men, or ladies man, or sa YAF man, or sa YAF man, you go to your department because you need to learn through Sunday school. And during Sunday school, you can ask questions. Doon po pwedeng magtanong ng mga clarifications. Doon po pwede magtanong ng mga Bible references. Pastor, meron pong paniniwala akong ganito. Tama po ba to? Pastor, may paniniwala po sa aming barangay na ganito. Pastor, may culture po sa aming mga tao na ganito. Tama po ba to? So then, we would look at through the lens of the Bible. So, kailangan po kasi naka-base sa Bible yung ating paniniwala. So, huwag po tayong kampante sa sinasabi ng mga teachers natin. Kailangan tayo mismo
we dig up and we investigate whether the things being taught is true or not. Next, through Bible study. Dito po sa Bible study, pwede itong gawin sa simbahan, pwedeng gawin sa tahanan, pwedeng gawin kahit saan. When you say Bible study, it's different than Bible reading. Pag nagbabasa ka lang ng Bible, iba po yun sa nag-aaral. When you study the Bible, you read the Bible, and then you try to understand the Bible through its context. Kaya po maraming mga kulto ngayon, maraming maling aral because people don't study the Bible. They only rely on what people say. And sometimes you cannot rely on people because they say the wrong things. Okay? Bible study is very important. How often do you go to a Bible study? Kailangan po yan. Kung pwede nga lang, every week meron Bible study. Don't miss the Bible study. Every opportunity that you have, you can soak up yourself to the Word of God. You need the Bible study. Kailangan po natin mag-aral. Pag sinabi yung Bible study, pag-aaral ng salita ng Diyos. At kung nagkukulang po tayo dyan, huwag po tayo magtaka kung bakit marami tayong hindi maintindihan. Kailangan po natin intindihin ang salita ng Diyos. Then next, personal devotion. Pag sinabi natin personal devotion, you have that quiet time with the Lord. It's you and your Lord. It's you and your God. Nagbabasa ka ng Bible, you take notes. Ano bang ibig sabihin nito? Anong implication nito sa aking buhay? Ano bang aking makukuha dito na lesson mula sa passage na ito? Ano ba ibig sabihin nito para sa aking buhay? Because the Bible is very relevant to all of us. Sa ngayong panahon, pag may problema po tayo, takbo po tayo sa Bible. Pag meron po tayong katanungan, takbo po tayo sa Bible. Ang Bible po, dapat meron tayong personal devotion sa Panginoon. Quiet time. It's only between you and God. Kung couple kayo, pwede kayong magkaroon ng couple devotion. Pag family kayo, meron kayong family devotion. Pero iba pa rin po talaga itong tinatawag nating personal devotion. It is your time where you can have a very intimate relationship and intimate moment with God. Personal devotion is important. Ito po yung kadalasang nawawala na ngayon sa ngayong panahon. It could be because of busy schedule in life, pero hindi po natin pwedeng gawing dahilan yun. Personal devotion po ay kailangan po yan. Even Jesus Christ showed His personal devotion. Meron po mga time na humihiwalay siya sa kanyang mga disciples and He prayed a little bit yonder. Doon siya sa malayo para walang istorbo. Minsan, sa ating tahanan, meron po tayong tinatawag na prayer room. Pwede po tayong gumawa ng ganun. Mag-assign tayo ng room na ganun wherein nobody can disturb us para magkaroon tayo ng personal quiet time sa Panginoon. Then, preaching. Kailan po natin ang preaching? As much as we can have preaching. Maraming preaching noon, mga joint fellowship, conferences. Preaching helps you to understand while we worship the Lord, to understand kung paano ba natin sambayin ng Diyos through preaching. Kasi ang preaching is one of the highest form of oratorical expression. Now ngayon, ang preaching, sinasabi dito is, when somebody is preaching, you need to listen to what he is preaching because God speaks through His Word. The preacher's job is to deliver the message. The preacher's job is to convey the truth from God's Word. Para pagkatapos ng preaching, ay bit-bit po na mga nakarinig kung ano yung sinabi doon sa preaching. A preacher must not bring his sermon with him pagkatapos niya mag-preach. Dapat po bit-bit ito sa puso ng lahat ng mga nakinig. So, kailangan po natin ng preaching. Sa church po natin, if we can attend 3 preachings, that would be better. Kung dalawa lang, that is good. Kung isa lang, at meron namang available na ibang time, bakit po hindi? We need to feed our soul, not only once a week, but every day. Pero, ang kahalagan po ng preaching, dito po, nag-glorify ang pangalan ng Panginoon because the truth is being preached. The truth is being proclaimed. Dito po tayo na dadagdagan ng kaalaman sa ating Panginoon. Then, during our prayer time, we can know the Lord and we can grow in grace through prayer time. Huwag po nating ilimit yung ating prayer time. Kung yung mga pagans nga, they pray a lot. I'm telling you, the Muslims, they pray like 5 times or 10 times every day. The Jews, they pray like about 10 times every day. And yet, their prayers are not being heard. Kasi ang sabi ng Panginoon, pag nanalangin,
Una muna ang panalangin ng kaligtasan. Then kung ligtas ka na, is you pray to God the Father through Jesus' name. Prayer time, this is the time we talk to the Lord. And God talks to us through His Word. Sana po ay huwag nating ilimit yung ating panalangin. We need to pray more. We need to pray hard. Praying gives us three answers from the Lord. Yes, no, and wait. So, huwag po tayong mamadali. God makes everything beautiful in His time. And we know that through prayer, we can speak to God. Do not pray only during critical times. Huwag po natin gawing first aid ng Panginoon na pag nasa danger, saka tayo mag-pray. We should talk to Him. Hindi dapat yung kung kailan may kailangan, saka ka lang mag-pray. You need to have a conversation with God every day. Early in the morning. Even David said in Psalm chapter 5, "Give ears to my word, O Lord, consider my meditation. Hearken unto the voice of my cry, my King and my God. For unto Thee will I pray. My voice shalt Thou hear in the morning." Sa umaga pa lang, sabi niya, "O Lord, in the morning will I direct my prayer unto Thee and will look up." Ibig sabihin ni King David, sa umpisa ng araw ko, I will pray to You. Meron isang tao nag-pray, "Lord, malinis po yung aking buhay ngayong araw, hindi ako nakagaw ng kasalanan. Lord, maganda ang gising ko, but Lord, I am now about to go out of my bed. Please help me. Strengthen me. Give me the grace that I need. Give me the wisdom that I need." Kailangan po natin ang Panginoon. Kailangan po natin mag-pray araw-araw sa Panginoon. Not only during mealtime, not only during wake-up time, during sleeping time, but especially whatever we do. Sabi nga ng Bible, whatever you do, give all the glory to God. We can worship God properly by knowing Him first. Knowing His character, knowing His attribute, knowing His power. Now, hindi po natin maisa-isa ang mga attribute ng Panginoon, but we know that the character of the Lord is holy. Ang attribute ng Panginoon, He's powerful. He's a powerful God. He's omnipotent. He's omniscient. He's all-knowing. And He's omnipresent. He's everywhere. So, ang Diyos po natin, alam natin na wala tayong pwedeng itago sa Kanya. And that gives us a sober reminder that we should be truthful sa ating Panginoon, because we cannot play dishonesty against sa ating Panginoon. He knows everything. Sabi nga King David, "Kahit saan ako mapunta, nandun ka. Whatever I'm thinking about, You know." So, mga kaibigan, mga kapatid, we can worship God properly by knowing Him first. By studying more about Him. Ano ba yung mga kakayahan ng ating Diyos? Ano yung character niya? And if you really love Him, you ought to know Him first. Kung ano ba yung gusto niya. Di ba sa mga mag-asawa or let's say may nililigawan, you want to know what he likes or what he dislikes. Kung babae man, gusto mo alamin kung ano yung gusto niya. Baka mamaya ayaw niya ng bagay na ibibigay mo sa kanya. Let's say you're going to give him chocolates. You're going to give her chocolates. Babae pala yung binibigyan ng chocolate, yung lalaki yung bibigay. You're going to give her chocolates at allergic siya sa nuts. So, bumili ka ng chocolate na walang nuts. So, gusto pala niya ng daisy, ayaw niya ng rose. Yung inaalam mo, kasi naliligaw ka sa tao, inaalam mo yung gusto niya at ayaw niya para mahalin mo siya ng sapat. You want to love that person properly, you need to know that person properly first. What he likes, what he dislikes, what she wants, what she does not want. So, ganun po yung idea doon. If you want to love God, madali lang naman mahalin ng Diyos eh. Sabi ni Jesus Christ, "If you love me, keep my commandments." You love Him, you obey Him. He's satisfied with that. So, ganun po mga kapatid. Now we have these concluding questions. How deep is your love for the Lord? Number one, do you know His heart? Do you know Him personally? Do you know His plans for you? Alam mo ba, may plano ang Diyos sa iyo. Ang plano bang yun ay ginagampanan mo? Or are you here wasting His investments, wasting the time that He has given to you, wasting the talents that He has poured out to you? Do you desire to get closer to Him more? O baka naman, kontento ka na. Ah, oo, alam ko ang Diyos, so mahal niya ako. So, yun lang, papunta akong langit. I could care less. So, hindi po dapat ganun. We should know Him more. We should love Him more. Sabi nga niya, ito yung pinaka-first
and greatest commandment, thou shalt love the Lord thy God with all thy soul, with all thy heart, and with all thy mind. This is the first and the greatest commandment. Tayo po ay nilikha ng Diyos because He wanted us to glorify Him through our lives. Iniwan po tayo dito sa mundo para mamuhay sa Kanyang kapurian. Knowing God more through His grace, that simply means we can worship Him more properly. Hanggang dyan lang po tayo mga kapatid at maraming salamat po. Shall we pray? Lord God, Heavenly Father, thank you so much sa maiksing lesson about knowing you more through your grace. Lord, you reveal yourself to us because you wanted us to know you more. Ikaw yung Diyos na lumikha sa amin na gusto mo sambahin ka namin voluntarily out of our love for you. And Lord, please, bigyan ninyo kami ng karunungan because we are so limited. We are human beings and we don't know how to approach you, a holy God. And us sinners, we don't know how to approach you. And maraming salamat sa inyong salita that we can learn from this. Lord, help us through your grace to know you more so that we can love you more. Because only by knowing you more, we can approach you properly and we can worship you properly. Lord, may you cleanse our hearts and mind as we do all the things that we do, not only during Sunday schools, Bible studies, personal devotions, but most importantly, Panginoon, every time when we pray to you so that we can pray properly because we know who we worship, we know how to love you as our God. Ito po aming Panginoon na dalangin sa pangalan ni Jesus na aming dakilang tagapagligtas. Amen. Maraming salamat and God bless you po mga kapatid. Malachi 3:8-10. Will a man rob God? Yet ye have robbed me. But ye say, wherein have we robbed thee? In tithes and offerings. Ye are cursed with a curse, for ye have robbed me, even this whole nation. Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house, and prove me now herewith, saith the Lord of hosts. If I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. Malachi 3:8-10. Okay, sambayan po natin ng patuloy ang Panginoon sa pamagitan ng giving of tithes and offering. Let us pray. Salamat Lord muli sa opportunity and privilege na sa pamamagitan ng giving of tithes and offering, naging bahagi kami ng inyong banal na gawain. Kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng blessing, financially at provision sa lahat naming mga pangangailangan. Tulungan ninyo kami na maging faithful sa aming responsibilidad na ibigay ang aming handog at ikapog. Grant us a cheerful heart as we worship you through giving, na kami ay lagi responsible at may pagmamahal sa gawain ito, na ang malilikom na halaga ay magamit para sa kailalaganap ng inyong banal na salita at marami pang kaluluwa ang maabot at maligtas. This is our prayer with thanksgiving in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen.
Salamat sa ating speaker sa gabi ito. Wakasan po natin ang ating prayer meeting with the closing prayer. Tayo po ay manalangin. Amang banal na mga pangyarihan sa lahat, muli kami ay nagpapasalamat sa mensahe na aming natinig at natutunan sa pamagitan ng ginamit mong preacher. Salamat sa mga missionary, guro, pastor, at mga deacon at lahat na manggagawa sa church. Na walang pagod na nagsasaliksik ng inyong banal na salita upang ibahagi sa amin at dagdag aral sa buhay namin bilang Christian. At kami rin, Lord, bilang isang tunay na Kristiyano, maging responsible kami sa lahat na aral na amin natutunan. At patuloy nagampanan ang aming responsibilidad bilang isang tunay na Kristiyano. Nagpapasalamat din po kami sa ginamit mong multimedia, choir, song leader, mga reader. Nawa, Lord, patuloy ninyo silang pagpapalain sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay at patuloy kami nagpapasalamat sa pagtugon mo sa aming mga panalangin at aming dalangin, Lord, na maging masigasig pa kami sa panalangin and faithful na makibahagi umatin sa lahat ng gawain. At sa iyo lamang namin ipinagkatiwala ang lahat na bagay na ito. Lahat na desisyon, lahat na gawain, lahat na gagawin namin sa darating pang mga araw, at ikaw ang siyang aming gabay, kalakip ng banal na espiritu sa aming buhay Kristiyano. Aming binabalik ang papuri at pasasalamat, at kayo aming maitaas at maluwalhati, at ngayon doon sa makapag-iingat sa inyo mula sa pagkatisod, at sa inyo ay makapagkaharap na walang kapintasan, na may malaking galak sa harapan ng kaniyang kaluwalhatian sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Hesus Kristo na ating Panginoon, ay sumak sa kanya nawa ang kaluwalhatian, ang karangalan, ang paghahari at ang kapangyarihan sa kauna-unahang panahon at ngayon at magpakailanman. Amen.